Ito ang latest update sa kaso ni Jovelyn Galieno, ang working student na nawawala sa Palawan. Buhay si Jovelyn. Pero sa pagtahimik kay Jovelyn ngayon, ilan ang napipinsala? Kaya nga alam ko na hindi ilalabas kaagad yan si Jovelyn dahil matantad ng kaso yan. Maraming makakasuhan yan. Buhay si Jovelyn Galieno. Ito ay ayon sa naging pahayag ng isang matapang na anchorman, ang Bigwas Station na si Sir Tommy Abile. Ayon kay Sir Tommy Abile, kaya daw hindi kaagad nilalabas si Jovelyn dahil ilan ang napipinsala at maraming makakasuhan. Ayon pa sa kanya, tatlo o mano ang pinaghihinalaan na matataas na personalidad sa pagkawala ni Jovelyn Galieno. Isang politiko, isang opisyal ng pulis at isang mayamang negosyante. Sino kaya sa kanila ang may kagagawa ng pagdukot kay Jovelyn Galieno? Matatanda ang maraming netizens ang sumusubaybay sa kaso ni Jovelyn Galieno dahil nagulat at nabulabog ang buong lalawigan ng Palawan nang pumutok ang balita sa pagkawala nito at matapang na ibinulgar ni Sir Tommy Abile ang katiwalian di umano ng mga kapulisan sa Palawan. Ibinulgar din ni Sir Tommy Abile na may video di umano ang paglalagay ng bungo at kalansay ni Jovelyn Galieno sa Purok Pulang Lupa, Barangay Santa Lourdes, Puerto Princesa, Palawan. Narito ang buong pahayag ni Sir Tommy Abile ng Ang Bigwas Station at kayo na po ang humusga. Tatlo umano ang pinaghinalaan sa pagkakawala ni Jovelyn Galieno. Isang politiko, opisyal ng pulis, at isang negosyante. Kanino napunta si Jovelyn? Atin po munang bigyan ng pansin po, mga kabigwas. Ito pong patuloy na hanggang ngayon ay hinahanap pa rin itong si Jovelyn Galieno. Marami na po ang nagsasakripisyo rito. Sa totoo lang, ayon po sa source po namin ito, tatlo umano ang kanilang pinaghihinalaan. Isang politiko, isang opisyal ng PNP, at isang negosyante. Ano ba itong negosyante na to? Chinese? Oh. Anong politiko ito? Nasaan to? Sa South or North? Sa sinong pulis PNP ito? Nandito sa city o province? Yun po ang mga source na pumapasok ngayon. Ayan ang source natin na nagiging tatlo ang nagiging patayan. Kaya kami po nakapagsabi kami nito ng nakaraan na ito ay isang drama lamang. Bakit? Bakit kami nasabi? Ang gumawa ng drama nito, yung mga opisyal na ito yung kinasasangkutan nito. Sila ang gumawa ng drama. Para lamang iligaw ang mga mamamayan sa investigation. Yan ang katotohanan. Ililigaw lang nila eh. Pero sa pagtahimik kay Jovelyn ngayon, ilan ang napipinsala? Kaya nga alam ko na hindi ilalabas kaagad yan si Jovelyn dahil matantad ng kaso yan. Maraming makakasuhan yan. Pero sa pagtahimik kay Jovelyn ngayon, ilan ang napipinsala? Kaya nga alam ko na hindi ilalabas kaagad yan si Jovelyn dahil matantad ng kaso yan. Maraming makakasuhan yan. Pero sa pagtahimik kay Jovelyn ngayon, ilan ang napipinsala? Kaya nga alam ko na hindi ilalabas kaagad yan si Jovelyn dahil matantad ng kaso yan. Maraming makakasuhan yan. Sa totoo lang. At marami rin siyang kakasuhan. Marami siyang matatanggap na kaso. Na-alarm na niya ang buong lalawigan. Mayroong isang establishmentong bumagsak na yung kanyang kagagawan. Kala mo ba ang Robinson hindi magpapail ng complaint yan? Napinsala ninyo. Maraming marireklamo, maraming makakasuhan. O kita mo nga, pati may-ari ng butik, inareklamo na si
Kasi maraming pumapapil. May media na pumapapil na tila'y akala mo pulis. Na hindi naman yung trabaho ng media. Big Boss! Big Boss! Nalalaban ninyo yung gawain ng, na dati pumapasok pa yung reporter nila sa loob ng bahay? O sino pa nagpupunaan yan? Di ba ako lang din? Hindi yan ang gawain ng isang mamamayag. Kung saan saan pumapasok, nalala mo pati yung kagawad ng tinigiban, pinasok ang loob ng bahay. Pati station na namin, pinasok niyan eh. Tandaan ninyo, hindi ganun ang trabaho ng isang mamamayag. Ang trabaho ng isang mamamayag, kung ano ang nasasaksihan, yun ang ipararating sa taong bayan. Hindi yung nag-aasta kayong pulis. O ano inireklamo ngayon ng butik ngayon dyan kay... Tila'y nahaharas sila. Dahil pumasok sila bigla doon. Hindi kasi gawain niyang ganun eh. Sabihin pa naman nila, eh kasama namin taga CIDG. Wala na tayo doon. Dapat ang CIDG, pagpasok ng CIDG, naka-assist lang ang media. Yun ang tamang trabaho ng mamamayag, ha? Doon sa mga mamamayag nito, Bugos, na kunyari nandiyan nagtatrabaho sa may mga pangalan ng mga impilan, ituturo ko sa inyo, pagpasok ng halimbawa, pumasok ang CIDG, pumasok ang pulis, tayo ay nasa likuran lang. Ano ang nasaksihan, video man o photos, yun ang gagamitin para iparating sa taong bayan. Hindi yung pagpasok ng pulis, mangunguna ka pa sa pulis, magharaharabas ka doon, pupuntahan mo, tatakutin mo, iipitin mo ang mga may-ari o kung sino man yung dapat mong ipitin. Bawal yan. May karapatan ka lang magtanong kung nasa presko na o nagpapa-interview na siya. Iyo yun. Ating orasyon. Doon pwedeng magkakasalungatan kung sakali man ang pulis ay mayroong tinatago, matutuklasan ng media yan. Hindi yung kayo mismo ang gagawa ng investigation. Mali yun. Hindi na lang sana kayo kumuha ng... Hindi na lang sana kayo nag-media, nag-pulis na lang kayo. Kung gusto pala niyong ganon. Tapos kung ano, magyayabak ang yabang ninyo. Trabaho pa naman ninyo rito, kapag na-interview ninyo, patatanaw ninyo ng utang na loob ang mga na-interview ninyo.